Ang CPC ay crop protection cluster ng College of Agriculture, BUPLB. Ang layunin nito or vision ay ang magiging pinakamahusay na sangay ng UPLB para sa pag-aaral ng mga peste. Ang mga serbisyo na ginagawa ng crop protection cluster ay una-una yung pagtuturo sa mga mag-aaral para sila ay makatapos dito sa universidad. Pangalawa ay training para sa mga nasa LGUs, sa mga farmers, tungkol sa pagpuksa ng peste. Mga specialized training din para sa mga ibang kawani ng ibang institusyon sa Pilipinas, katulad sa chemical industry. Pangatlo, meron kaming pest clinic na kung saan kami mismo lumalabas at tumutulong sa mga magsasaka maski saang parte ng Pilipinas. Marami kaming natuklasan ng mga at nagawang teknolohiya. Unang-una yung mga identification ng mga pest at saka diseases sa buong Pilipinas yan. Pangalawa, marami kaming research na kung saan ay pwede naming ibahagi sa mga magsasaka para makontrol nila ang kanilang peste doon sa kanilang bukid. Ang pinaka-importante siguro, lalo na kung nasaan tayo ngayon sa National Crop Protection Center, ay yung tinatawag na biological control. Okay? Ito ay ang paggamit ng mga organismo din para ito ay mapaglabanan yung mga epekto ng mga peste. Marami yan, hindi lang insekto, kundi yung mga sakit na rin. At saka pati damo, kinakailangan niya. No? Maliban dyan ay marami pa kaming ibang ginagawa nito, kasulad ng pesticide residue analysis, kung paano ang pag-estimate ng mga nawawala sa ating bukid dahil sa sakit, at marami pang iba. May ang pinaka-importante siguro dito na dapat natin pag-isipan is that meron tayong tinatawag na integrated pest management. Ito ay dapat na siguro ito ang ating atupagin sapagkat ang paggamit ng kemikal, yung kemikal lang, ay hindi sapat para makakontrol ng mga peste. Yung isang teknolohiya lang ay kulang. Kaya sa amin dito, sa National Crop Protection Center, aming inaadhika ang paggamit ng integrated pest management. Alay ng Mag-Agri Tayo ang serye ng mga tampok ukol sa mga teknolohiya ng Crop Protection Cluster para sa Integrated Pest Management. Narito ang panimula. Ang Asian corn borer ay isa sa pinaka-destructive insect pest ng mais. Ang usual method para makontrol yung Asian corn borer is with the use ng synthetic insecticides. Pero alam natin na napakaraming problema sa paggamit ng synthetic insecticides. In fact, yung BT corn nga ginawa dahil sobra yung damage na ginagawa ng Asian corn borer. Subalit, may mga farmers tayo na ayaw gumamit ng BT corn. Fortunately, meron kami rito sa laboratorio na pinararaming isang predator, yung tinatawag na earwigs. So, ang earwigs ay isa sa pinaka-mahusay na predator ng Asian corn borer. At dito sa laboratorio namin, pinararami namin yung earwig. So, ano yung earwig? Ito yung predator na sinasabi natin na kumakain sa itlog, sa maliliit na uod at pupa ng corn borer. Siya ay general predator, ibig sabihin hindi lang yung sa corn borer ang kanyang kinakain. Siya ay kumakain din sa corn earworm, corn semi-looper, ibang soft-bodied insects, at peste rin ng ibang crops. So, hindi lang sa mais, kundi sa iba't ibang klase ng halaman. So, maraming basic studies kaming ginawa para maging successful yung mass production ng earwigs. Yung mga early studies, dinetermine namin yung life cycle ng insect. So, yung life cycle ng insect mula egg hanggang sa maging adult is almost about 35 days. At itong earwigs na ito ay kakaiba ito. Bali, yung kanyang itlog ay kanyang nililimliman, katulad dun sa manok. So, ito yung itlog niya. Ang itlog ay in clusters and laying. Ito ay mag-hatch nga after 6 to 8 days. Pwede siyang mag-itlog ng 6 na beses. At sa isang itlogan ay may 40 eggs ang lalabas. Ito yung magandang katangian ng predator
na marami siyang iniitlog na para sa kanyang pagdami. So, pagkatapos ng itlog nga, di meron tayong first nymphaline star. After mga 5 days, magiging second instar ito. Mahirap intindihin yung instar, ano? Basta't yung insekto ay pag kumain, lumalaki siya. So, paglaki, nagpapalit ng balat. Kada palit ng balat, parang ahas, next instar na siya. So, in short, itong earwigs ay nag-undergo ng 4 nymphaline stars. So, first, second, third, and fourth. And after that, magiging adult na siya. Ang isa pa rin kakaiba rito sa earwig, kahit yung kanyang first nymphaline star ay inaalagaan niya. So, mataas ang survival ng itong insektong ito dahil inaalagaan niya. Mahalaga na malaman natin kung alin yung male at saka female, kasi doon sa pagpaparami, bumibilang tayo ng certain number ng males at saka females at nilalagay doon sa rearing tray. So, paano pinaparami itong earwigs? So, una, meron tayong soil sand mixture. Dapat in-sterilize ito at tuyo na ito pag na-sterilize para mawala yung mga microorganisms dito. And then, ini-adjust natin yung moisture content nitong soil sand mixture dahil yung insektong earwig ay kailangan niya yung moist na medium. So, i-adjust natin yung moisture content ng 27% to 30%. So, matapos nating adjust yung kanyang MC, maglalagay tayo ng 36 females at saka 12 males. Pagkalagay natin ng males at saka females, pakakainin natin yung earwigs ng pwedeng gamitin natin ay dog food o fish meal. So, mabilis lang ang rearing ng earwigs dahil pwedeng pagkalagay mo ng pagkain dito, iwanan mo na siya for 1 week. And then, ang muling pagpapakain ay makalipas yung 1 linggo. So, weekly, maglalagay ka ng mga 20 grams ng fish meal. Then, meron kaming study na dinitermine namin kung ilan yung lalabas na earwigs dito sa loob ng 2 buwan, 3 buwan at saka 4 buwan. So, pag nag-start ka ng 36 females at saka 12 males, ang makakuha mo rito ng earwigs after 2 months is about 2,000. And then, pag ginawa mong 3 months, nagdodob dito, nagiging more than 4,000. And then, pag ginawa mong 4 months, hindi na doble, mga 6,000 na lang. Dahil overcrowded na siya rito. Ito ay mahalaga kung magpaparami yung farmer ng earwigs para i-release doon sa kanyang plants. So, makalipas ang 3 buwan, pwede na tayo mangolekta ng earwigs dito sa ating rearing tray. So, para mapabilis yung ating collection, nilagyan namin ng corn cobs itong babaw ng rearing tray. Dahil dito tumitigil yung mga earwigs. So, yung sa collection, bali itataktak mo lang yun dito at marami ka ng earwigs na makukolekta dito. So, ang kailangan natin sa unang release ay 10,000 earwigs. Yung about 5,000 ilalagay natin dito sa isang tray. Pero lalagyan dapat natin ng lupa para hindi masyadong pagpawisan yung mga earwigs. Pag nakolekta na natin yung 10,000 earwigs, ready na tayong mag-release ng earwigs sa field. Ang pag-release sa field ay ginagawa sa umaga dahil pag tinanghali tayo, pagpapawisan yung earwigs at posibleng mamatay sila. So, kung meron kang 27-day-old na cornfield, so, pasok ka rin sa gilid ng cornfield, ang distansya sa bawat gilid ay 5 meters, at yun yung unang release point. So, kukuha ka ng about 10 earwigs doon sa rearing tray, at ilalagay mo yung approximately 10 earwigs sa isang release point. Pagkatapos nito, lalakad ka ng 10 meters, at yun yung second release point. Release ka ulit ng 10 earwigs at dire-diretso yon, 10 meters ang distance bawat release point. Pagdating dun sa dulo ng field,
liko ka sa kanan at another 10 meters yung distance noon. Yun yung another release point. So every release point, 10 meters yung distance at about 10 earwigs yung i-release mo. Hanggang sa yung 10,000 earwigs ay may i-apply o may i-release mo na lahat doon sa cornfield. So ganun yung pag-release. So unang release natin ay 27 days after planting, then repeat yung 10,000 earwigs after 1 week or 32 days after planting. Ang pag-pre-release ng earwigs ay halos katumbas na rin o kaparehas din yung epekto sa pag-spray ng insecticide in terms ng gastos. Tapos yung yield naman halos parehas. Pero ang advantage ng pag-release ng earwigs ay syempre safe ito sa atin. Unlike yung insecticides na pwedeng mamatay yung mga beneficial insects doon, pwedeng toxic din sa mga tao at environmental pollutant yung insecticide kung mali ang paggamit.